Morning guys, good afternoon, good evening, kusan man party kayo naman doon. Mga FWs, kamusta na kayo dyan? Kumain na ba kayo? Ang topic po natin ngayon is about yung huwag gagalingan. Particular sa mga FWDs dedicated to you. Kasi meron akong nakitang example here in the Philippines na performing outside dun sa function ng duty niya. Papunta dito sa office namin, nakita ko siya. Sa content na naglaro sa isip ko. So, sa mga FW dyan, alam ko mahirap yung pinagdadaanan natin nowadays, and laban lang, ika nga sabi ng iba. So, as an FW, di ba, gagalingan mo, ang sweldo mo is ganito, ulitin ko lang, yung nakaraang videos ko ganito, yung sweldo mo ganito lang eh. So, tapos, dapat yung trabaho kapantay, di ba? Huwag yung trabaho mo, dadagdagan mo pa. Hindi na match, di ba? Simple lang ang buhay, di ba? You are there to be paid kung ano yung specific na work ninyo. Now, kung gusto nyo dagdagan, it's up to you, buhay naman nyo yan eh. Ang question nga lang is, ako as a business owner, di ba? Ganito yung payment ko sa'yo, ito yung required na trabaho. So, you fit on a specific frame. Yung the rest is isang tao na uli yan. So, ito, work, yung task ng trabaho is ganito, pero ikaw ganyan lang. Kasi, I'm paying that much. I'm expecting that. Diba? Now, ako as a business owner, nakita ko na ganyan ka, ginagdagan mo, kinaya mo yan. I save. Diba? Simple lang, mga kabayan. OFW, namang galingan. Yeah. Example ko to, maya-maya, ikikwento ko sa inyo nung nakita ko dito na it doesn't doesn't match dun sa work category niya. Yeah. Anyway, here in the Philippines, okay lang yun. Pero abroad, huwag naman po. Pumunta kayo sa abroad para magtrabaho, makapagpadala sa pamilya. Yan, diba? Meron kang binabayan na renta. Kung hindi sagot ng company yan, you have to pay yung rent sa flat ninyo, sa partition, sa bed space. Pamasahin ninyo sa metro, sa bus, taxi, and so on and so forth, or car lifts. Third, yung food. Diba? Tapos yung iba is pampadala. Apat yan. Those are the major expenses that you're having sa abroad. Ang nagiging problema kasi is ganyan yung sweldo mo. Then you try to add up dun sa trabaho. Ngayon yung task. Kinaya mo, pilit mo kinaya. Ngayon. At the end of the day, papagod ka. You have to eat more. So, additional gastos yan. Pagod ka, hindi mo na kaya mag-metro, which is much cheaper, or by bus, much cheaper. Magta-taxi ka. Those are additional expenses. Ayun, nakikita nyo po yung nagiging additional burden na pumapasok sa inyo. Dahil din naman sa inyo. Kasi ginagalingan nyo, ha. Example, ha. Nakita ko dito. So, nakita ko siya, nagwawalis. Yung typical na, yung parang metro 8, mahaba yung pole, tapos yung walis tingting niya nandun sa baba. Nakita ko si kuya. Naka-uniform. Teka. Parang mali yung ginagawa yata niya. Diba? Kasi meron siyang naka-long sleeve na puti. Naka-punch na blue.
Tapos yung merong refractorized na ganyan. Tapos merong cup. Ano po siya? Security. Security guard. Tapos nagwawalis ng sidewalk. Amen. Although siguro, mas maaga pa. And there is no one to patrol or there is no one to see or secured area. Wala namang threat na ganun. So, siguro naiinip si kuya. Nagwalis. Ginalingan ni kuya eh. Nagwalis. So, ako as a business owner, instead of hiring someone to clean and nagwalis doon sa sidewalk, hindi na ako mag-hire. So, I say, si kuya, nadagdagan yung trabaho niya. Yan yung sinasabi ko eh. Kasi ginagalingan. Pag ginalingan, pagdating sa gabi, pagod. Kasi nga, nadagdagan yung trabaho, which is kagustuhan nyo rin naman. Yan, mga FW. Yan. Paalala lang, huwag galingan. Huwag galingan masyado. Pwede nyong galingan in the sense na siguro by matatapos na yung contract ninyo, pwede nyong ginalingan na bigla. Then you can ask for an increment. Yan, okay po yan. Pag ganun po, walang problema yun. Pero, siyempre, you have to be sure na makukuha nyo yung increment na yun. Otherwise, the boss will see na, hey, you're doing good and you are doing such so many things now, then why will I increase your salary? Why will I hire somebody to help you? You can do it by yourself, di ba? At the end of the day, ikaw rin yung nahirapan, nagastosan ka pa. And yeah, as time goes on, pag nagkaedad kayo, mararamdaman nyo yung pagod. Is it worth it? Ganito yung serve ninyo. Ito yung trabaho nyo. Is it worth it, mga kabayan? Di ba? If I were you, ito yung work nyo, the rest, mag-aral kayo. Life is a never-ending learning. Yan po. Kasi natapos yung contract nyo sa company na ito, and you have enough knowledge to do more, paglipat ninyo, you can ask more salary. Yan lang po yun. Simple lang ang buhay, mga kabayan. Huwag po natin gagalingan. Si kuya mo, security. Nagwawalis. Here in the Philippines, as a business owner, me, that's good for me. I don't want my business establishment will be clean. I mean, perimeter ko, maayos, malinis. And it's good. Siguro, a consolation to me is magiging permanente si kuya doon sa work niya. Yun lang siguro yung may ambag ko. Or, pero sa abroad, wala pong ganyan ha. Isang pagkakamali mo lang, yung ganyang kalaking ginawa mo, isang pagkakamali mo lang, burado lahat dyan. You're nothing. Kaya yun po mga kabayan, mga FW dyan. Ingat po kayo ha. Tsaka huwag nyong gagalingan masyado. Think. Mag-isip po kayo. Just, huwag lang po yung against the law. Diba? Basta maayos kayo. At siguro ang may papayo ko, kung bata pa kayo, start learning about business. Yan po. Kasi, pag nasanay kayo pagiging OFW, like me, I've been there for 22 years, nasanay ako naging OFW. Biglang lagapak, walang trabaho ka agad. Nga ako ngayon, nga. Ito, nangangayayat na nga ako eh. Dinadaan ko na lang niya sa video eh, para at least yung maibsan yung mga nararamdaman ko nowadays. Mahirap mga kabayan, mahirap. So, alam po ang payo ko, huwag masyadong galingan. Kuya Sikyo, hopefully madagdagan yung salary mo, mag-benefit sa iyan here in the Philippines. Pero abroad, huwag niyong gagawin. Ha? I will never suggest na gagayahin niyo si kuya
here in the Philippines, it's parang ano, nagiging family niya na kasi yung ano yung company. So lahat ng tao doon, parang pamilya na. So you're doing your own will. At the end of the day, maraming bonuses pagdating na December, may 13 month pay, at least, di ba? Abroad, walang 13 months abroad. Although may, you know, may overtime, yan, yung iba. Iba naman, overtawad, yun ang mahirap eh. Trabaho ko na extra hours, tapos, the end of the day. Naranasan ko yan sa isang company ko na akala ko, isang buwan ako nagtatrabaho extra, laki ng overtime ko dito. Ay, jackpot. Pag-sweldo, nga. I stopped it. And not knowing, kasi I was new in the company, not knowing na they will not pay for it. Ang naging bayad ng libreng tanghalian, magkano lang yun? O, isang order lang ng KFC. Tapos, you're mas malaki yung kung in-spend mo dun sa company na manpower yung effort mo. At the end of the day, wala rin naman palang bayad yung overtime. So, never. Yung mga kabayan, ha, yung mga di sa Pilipinas, uso yung 5:01. Eh. Pagdating ng 5 o'clock and 1 minute, uwi na. Sa mga kasama ko dun sa abroad, ang ganun ang ginawa ko, pagdating ng 6 o'clock, finish, uwi na tayo. Hindi kailan mag-stay dyan, mag-extra effort, for what? May naman kayo babayaran dyan. Yun po, gagawin ko isa another vlog yung ano na yan, yung mga timings na yan. Ha? Stay tuned for more, this is Mr. Arnold. Don't forget to subscribe, hindi lang po sa baba. Share, like, and comment po sa mga videos natin. Peace out. Thank you.